Hello guys, kunting update lang dito sa ating sari-sari store. Medyo dinaanan tayo ng bagyo ngayon. Ay tatlong araw na wala tayong kuryente guys. So ito, ang problema ko ngayon ay yung aking ice cream na Selecta. So ito, sana papalitan to ng Selecta kasi talagang medyo natunaw na. Tatlong araw ba naman na walang kuryente. So medyo nalugi tayo ng tatlong araw guys. Silipin natin ang ating Selecta kung talagang kaya pa o hindi na, o kaya magiging BO na lang. Sino yung mga naka-experience guys yan na nakapag-BO na ng Selecta? Kasi ako, first time ko pa lang nangyari to. Itong ating ice cream ay natunaw. So isisilipin natin guys kung ano yung dapat natin gawin dito. Kung yung mga dati talagang sari-sari store na makaranas itong ganitong nangyari, paki-comment naman dyan sa baba guys kung ano yung dapat natin gawin. Medyo matagal pa kasi babalik yung ating dealer ng Selecta para palitan itong BO natin kung i-report ko bukas na natunaw, tapos kung di ko alam kung ano yung susunod na next step. So buksan natin to guys kasi check natin itong ice cream. So ganito itong, oh wala na guys, oh talagang naging tubig na siya. Tubig na lang to, wala na talagang 3 days guys, wala na, tubig na talaga to. Oh. Ibibio na talaga to. Marami sayang. Ito pa oh. Parang hindi naman siya gumagana. Kung ate, oh. Sayang. Ito guys, ko sino nakaranas sa inyo ng ganito na natunawan ng ice cream at ibibio ba to? Ang dami. Kararating lang to guys ng deliver, tapos bigla siyang bumagyo. Ito. Medyo matigas. Itong ano lang talagang ano ito na. Ito kaya. Ay, tunaw. Ito na, hindi na pwede to, no? Natunaw na to guys. Palitan na natin to, pag-BO na natin to lahat. Ito rin kaya. Oh, tunaw. Ganyan, natunaw din lahat, no? Hindi pwede yung ganito, no? Pabalik yan. Yung nasa ano kaya? Matigas pa? Ma, nasa sa freezer na isa. Matigas pa. Ito o. Walaan rin to? Walaan rin, hindi na pwede. Kita yung ano sa liquid na. Daming biyo. Sayang. Ito yung nasa freezer na isa. Nasa freezer na isa, nasa loob. Ito pwede pa to. Pwede pa yan. Nasa ilalim kayo. Dami nito oh. Kadi-deliver na lang to guys. Saturday. Oo, sabay bagyo ng may Sunday. So, ayun mga team kasari, talagang first time kong mangyari to sa ating Selecta ice cream kasi kadi-deliver lang ng ice cream. Halimbawa, kahapon 3 days lang, 3 days before, dumating yung bagyo ngayon. Ito, 3 days naman siya na walang kuryente. So, ito na guys. Punong-puno na yung ating freezer. Tapos, ayun, chinek natin talagang natunaw na talaga yung iba. Pero yung nasa ilalim na ilalim ay okay pa naman pagtyagaan yun. Pero talagang 65% natunaw talaga yung ating ice cream guys. Sana ay papalitan to ni ahente. Yung BO niyang natunaw ng ice cream ay talagang hindi na pwedeng pakinabangan guys. Kahit anong gawin mo, naging tubig na yung kanyang stick ay talagang wala na, natunaw na siya doon. So first time nakakalungkot kasi kung kailan na umano na yung sikat ng araw, may basketball pa tayo dyan, tapos ayun, wala na.
talagang medyo nalugi tayo ng konti dito sa kahit palitan yung kasi guys yung ice cream habang nandudumpas sa freezer yung papatigasin pa siya ng kuryente, hindi naman pwede natin ilabas kasi chechikin pa ng ano yan, chechikin pa ng ating ahente ng ice cream para ire-record din, ire-report din nila dun sa kanilang boss para mapalitan yung ating ice cream. So ayun, ito yung disadvantage ng ice cream guys pagka may ganitong malakas na typhoon, talagang hindi natin may iiwasan yan. Kung bibili naman tayo ng generator natin, mas malaki pa naman ang logi natin yun kasi biruin mo yung tatlong araw na yun tapos magagamit ka pa ng generator o di mas malaki ng logi mo nun kasi yung ice cream naman, ang worry ko lang kasi first time kong mangyari to, di ko alam kung ano yung proseso ng pagbabalik ng BO dun sa Selecta. Kaya ito, chinek ko dun sa freezer kung kaya pang patigasin pero binuksan ko yung mga ano nila, eh hindi na pwede kasi nagmix na yung kulay tapos parang bumubula na yung ice cream. So hindi na talaga pwedeng ibenta yon guys. So ito, medyo ano pa naman ng matumal pa naman ng benta ng ice cream ngayon dahil taglamig na. Kaya yun, yun yung latest update natin sa ating ice cream guys kasi last month, ang lakas yung ice cream natin tapos biglang nagtag-ulan. Tapos tuloy-tuloy yung bagyo, dalawang magkasunod na bagyo. Yun, talagang nadali yung ice cream natin. So ayun mga Team Kasari, malaking aral din sa atin to, sa akin, kasi siyempre kumita na tayo dito sa Selecta ng dire-diretso tapos biglang ganun nangyari. Okay lang, wag tayong madadala guys, kasama yan sa negosyo, wag tayong madadala dyan sa ganun nangyari kahit malugi man tayo ng konti. Kung makakabawi naman tayo ng mas malaki sa susunod na buwan kasi magdi-December na yan, lalakas na yung ating ice cream. So okay lang yan guys, tanggap naman natin yan ganang ano, hindi naman natin hawak yung panahon. So okay lang yon, babawiin na lang natin sa ibang bagay. Huwag tayong manghinaan ng loob. At saka tuloy lang natin kung kayo nakaranas din ng ganito. Alam ko hindi lang ako kasi itong buong Ilocos Norte ay talagang 3 days na walang kuryente. So alam ko maraming natunawan ngayon ng ice cream at hindi lang ako. So iniisip ko na lang yun sa sarili ko na talagang bahagian ng business guys yung ganyang nangyari sa ice cream ko. So okay lang naman, kung papalitan ni ahente maganda, kung hindi naman ay talagang malulugi tayo talaga na totally malulugi. So eto guys, eto lang muna ang ating latest update natin sa ice cream. Babawi na lang tayo sa next time at magkakaroon na tayo ng strategy dyan kung ano yung mga dapat natin bibilihin kasi yung mga corneto yun ang mahirap na matunaw. Pero yung mga drumstick lang talaga yan ang mabilis matunaw guys. Ang nasa ilalim ko maraming ice dun sa ilalim kaya medyo na ano na ng konti, penetrate na ng konti yung nasa ilalim pero nasa ibabaw ay talagang totally nagmelt talaga yon guys. So ito ang latest update lang muna tayo dito sa ating Sarestra store. Okay lang naman ang ating benta. Hanggang sa susunod na vlog natin ulit. Bye! Ano boss?